Okay mga Spark, welcome ulit sa aking channel, Abs Man nga pa lang uli. Kung bago kayo sa aking channel mga Spark, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-share niyo rin mga Spark. Ano, yung tutorial ko pala ngayon mga Spark ay tungkol dun sa paggamit ng cutting torch ng oxacetylene. Ito yung oxygen, saka yung isa naman yung acetylene. Yung PSI ng acetylene ko mga Spark ay nasa 10. Pag ganyan, sa pag-cutting, pwede pa naman dyan yung 5 PSI. O kaya paggamit ng welding yung mga tips na maliliit, pwede yan yung 5. Pwede rin dyan sa 10. Saka yung sa oxygen naman, yung PSI niya ay nasa 75. Okay, 75, kahit sa 50, pwede yung gamitin. Kahit kayo ay mag-cutting, pwede yan mga Spark. Ano? Ito naman aking cutting torch. Yan. Yung gas, yung oxygen, yung adjuster, saka yung press nya. Ito pala mga Spark, yung mga nagsisit up ng ganito ay yung red ng hose, yung para dun sa gas yun. Yung green para sa oxygen. Ito yung aking kakatingin mga Spark, ano, nasa 11mm na siya. Ayun, kapag ganitong mga kapal mga Spark, kapag kayo ay nagka-cutting, ang travel speed nyo dyan ay mabagal. Kaya pag manipis syempre, mas mabilis. Ngayon sa mga kapal, kailangan mabagal yung speed ng inyong pag-cut. Kasi kapag binilisan nyo dyan mga Spark, may mga ilan-ilang parte dyan na hindi niya natagos yon. Ang tendency nun, imbis na pababa yung apoy, yung mga bagang maliliit, biglang tatalsik sa ating mukha. Kaya kung mag-nagdamit kayo ng cutting torch, tapos makapal ang inyong pinakating, dahan-dahan lang yung abante. Tapos dito naman, sa apoy, sa pagsindi nyo ng sa gas mga Spark, ano, kapag nagsindi kayo, huwag masyadong maliit, kasi yung lalabas dun sa tip, ganito. Okay, ganyan, pag nagsindi kayo ng ganito mga Spark, huwag masyadong maliit yung bukas nyo rito, kasi yung magiging itsura dun sa tip nung cutting torch, masyadong maitim na usok ang lalabas. Okay, kailangan pag nagsindi kayo, ganyan mga Spark, ganyan yung magiging itsura ng inyong apoy. Okay, ngayon halimbawa na nabuksan nyo na mga Spark yung gas sa kayo oxygen, ito yung magiging adjuster natin. Doon natin titimplahin yung apoy, yung tamang timpla ng apoy. Doon siya i-adjust. Ganyan. Hanggang sa makuha nyo yung tamang apoy sa pag-cutting. Ngayon, halimbawa kapag nakuha nyo na yon, ito na yung ipipress nyo. Ngayon, ako naman, kapag nakuha ko na yung tamang apoy, kapag prinis ko to, hindi ko ganong sinasagad para mas nakakatipid ako sa oxygen. Eh, syempre, yung iba naman, sagad talaga. Ngayon ako, dahil gusto kong makatipid, dahil halos weekly tumatas yung mga materialis. Ganyan lang, okay na. Hanggat pag nakita ko na siyang na-cut na yung simula, tuloy-tuloy na yun. Steady ko na yung pag-press yan. Ngayon, dito sa pag-cut ng ganito mga Spark, yung iba, ipipreheating nila. Ako naman, hindi na. Kapag nagbagay yung kung saan ako magsisimula, press ko yun. Kapag nakita ko nang tumagos yung apoy, diretso na yun. Isa pa yun sa mga technique para nakakatipid tayo sa gas o kaya sa oxygen. Ngayon, dito sa pag-cutting ng ganito, pag, ano, kapag medyo pasmado yung inyong kamay, dito nyo masusubukan yun. Kasi yung pag nag-cut kayo yan, may mga parting malalalim. Tapos kapag rin nyo yun, syempre kitang-kita yung lubog niya. Okay, tapos mamaya mga Spark, papakita ko yung tamang pagtimpla ng apoy. Ano? Ngayon, itong tip mga Spark ng cutting torch, sa mga nagsisimula, ano, may distansya yan na sumusunod. Yung distansya ng tip dun sa bakal kapag kayo ay nagka-cutting, 1/8 o kaya nasa 3/8 lamang yung distansya niya. Hindi naman masyadong mataas kasi pag ganyan, hindi kayo makakating ng maganda. Kailangan nasa 1/8 lamang. Tapos tingnan nyo lang yung dulo niya kung saan yung inyong ikakat. Okay, halimbawa nga pala dito mga Spark, ano? Kapag gusto nyo nang magsimulang mag-cutting, kahit yung oxygen ay nakabukas na. Ganyan, para makatipid tayo. Kapag ako gumagamit nito, 2 pihit lang, okay na. Kasi yung iba, talagang sagad yon. Ganon din sa tangke ng oxygen, isasagad nila yung pagbukas ng mga tangke nila. Sa akin, kaunting pihit lang. Sa oxygen, pihit lang, okay na yan. Yan. Okay, yan lang. Okay, tulad ng sabi ko ng mga Spark, ano, kapag nag-cutting kayo, kahit nakabukas na yung oxygen,
yung apoy ay yung sa gas, dun nyo i-adjust. Okay, pakita natin yung tamang apoy sa pagkating ng oxyacetylene. Okay, yan, magbukas ko na yung ano mga spot, ano, buksan natin yung oxygen gas. Ayan. Ngayon mga spark, yung adjuster knob. Okay, tanggalin natin yung glass natin para makita nyo, ano, dito na kayo mag-adjust. Ayan. Ayan. Lagay ulit natin yung glass para makita nyo yung feeder light. Okay, yan. Kung napapansin nyo yung kulay puti, yan ang tinatawag na feeder lights. Ngayon, pag ganyan ang klase ng apoy ng inyong kinakating, hindi nyo makakating yung steel plate o yung bakal na yung kinakating ng matino. Ngayon, para makuha nyo yung tamang pagkating mga ka-spark, kailangan nyo i-adjust dun sa adjuster knob. Yan. Kung nakikita nyo, halos umiksi na yung feeder light. Nasa, ano lang siya, 1/4. Ganyan ang tamang apoy sa pagkating kapag ang gamit nyo ay oxyacetylene, yung cutting torch nya. Kasi kung mahaba na ganyan, makating nyo man siya, matagal. Tapos may pagkakataon pa, yung ilalim nung plate ng inyong kinakating ay may bubbles. Okay, okay mga spark, simulan natin ang pagkating dito sa steel plate para kahit pa paano ay makapagbigay sa inyo ng konting kalaman sa paggamit ng cutting torch ng acetylene. For protection,